Hello mga guys! Kamusta kayo mga kawakyard? At siguro nagtataka kayo kung bakit ngayon lang tayo nakapag-vlog. Yung iba dyan, sinabi nila tumigil na tayo sa pag-vlog. Hindi mga kawakyard, dahil naging busy po tayo sa ating sarili nung nakaraang araw kasi nagkaroon tayo ng problema sa ating sasakyan, nasira. So tayo ay gumastos. So medyo sumakit po ang ating mga ulo. Pero kahit ganun mga kawakyard, walang lunas. Walang problema na hindi nalulunasan. Kaya yan, andyan na yung lunas. Okay na ulit yung ating sasakyan mga kabakyard. So ngayon mga kabakyard, meron tayong vlog ngayong araw na to, no? So naisip ko lang na i-share sa inyo to. So kadalasan sa ating mga customer, lalong-lalo na dun sa mga mahuhusay na, shoutout sa lahat ng magagaling dyan, sa mga boss ko dyan na veterano. Ayan, so meron tayong issue na pag-uusapan dito. Bakit daw mayroon tinatawag na 21 conditioning? O bakit kailangan daw i-condition yung ating mga alaga bago natin ilaban? So meron din mga tao, meron din mga sabungero na hindi naniniwala dyan. Yung iba ginagawa dyan mga kabakter, pinupulot lang yung manok o kaya binibili lang tapos pakainin. Walang kondisyon, no, mga kabakyard, tapos ilalaban. So, ganito kasi yan, mga kabakyard, no. Ito, idea ko lang at hindi ito nanggaling sa libro, no. Hindi ito nanggaling sa kung sino-sino mga tao. Ito ay idea ko lang, mga kabakyard. Katulad nito, mga kabakyard, no. Ayan. Kakikita niyo yan, mga kabakyard. Yan ay Excellence program, no? Conditioning program ng Excellence Company. Ayan. So meron tayong tinatawag dyan na 21 conditioning. Ayan mga kabakyard, meron tayong tinatawag na conditioning program. So ibig sabihin meron tayong guideline para gumawa ng malulupit na warriors mga kabakyard. So yan ay naniniwala ko dyan mga kabakyard. So bakit ko ba pinapaniwalaan yung mga ganyan na sistema? Ngayon, kung tatanungin kita, bakit ka naging perfectong tao o bakit ka ba naging matalinong tao? Ano yung formula na dumaan sa'yo? Ibig sabihin, dumaan ka rin sa school. Dumaan ka sa pagtuturo ng ating mga guro para tayo ay matuto at pagdating ng araw ay tayo ay magiging magaling. Tama po ba yun? So, ganito mga kabakyard. May ilan dyan na binabasa ko dito sa aking negosyo kasi daw nagtitinda ako ng mga gamot ng mga ating mga panabong. So hindi sila naniniwala doon. Minsan binabas tayo diyan. Wag daw tayo magturo daw dahil hindi daw tayo eksperto. Dahil hindi daw tayo doktor mga kabakyard sa mga hayop. So sa akin lang mga kabakyard, lahat ng sistema na ginagawa dito sa mundo natin ay mayroong program 'yan, mayroong guide 'yan. So, lahat din ng mga successful na negosyante o successful na mga tao ay nanggaling din lang yan sa programa, mga kabakyard. Nanggaling yan. So, in short, sabihin ko sa inyo, dapat marunong kang manggaya. No? So, kung mayroon kang nakitang program ng isang tao na nag-champion, may nakita kang program ng isang tao na nanalo, o kahit sa simpleng topada lang, kahit sa simpleng bularit lang, at may nabanggit siya doon anong ginagawa niya. So, ito lang napakasimple kaibigan. Huwag kang magagalit. Mag-condition ka rin. Kaya lang, galingan mo. Ano? Pwede mong hindi sundan yung programa na ginagawa niya. No? Pwede mong hindi sundan yun. Ang gagawin mo, dapat marunong kang kumopya. No? So, tayo kadalasan, katulad ako, isa akong negosyante pero kinopya ko lang yung negosyo ko. Pero hindi magiging successful ito kung hindi natin gagalingan mga kabakyard. So ganun lang din yung sistema ng ating pagmamanok, no? Napakasimple lang po, wag po nating pahirapan ang ating mga sarili. Ano? So wag nating sisisihin yung mga nagbebenta ng manok diyan. Tapos sabihin nila lost breed, no? Lost breed. Hindi dapat natin gawin yun mga kabakyard. Gawin natin yung sistema at mas lalo natin gagalingan. Kumopya tayo ng mga programa
at mas lalo natin gagalingan. Dadagdagan natin yung mga nalalaman natin para ma-discover natin kung ano nga ba talaga ang kakalabasan, mga kabakyard. So, ayun. So, kung na-pinpoint nyo yung ibig kong sabihin, napaka-bigay talaga ang pagkukondisyon ng manok. So, pag-uusapan natin yan later kung ano ba yung mga dapat ginagawa. Pero kadalasan dyan, inaalis-alisan nila ng mga ibang detalye. Binabawasan nila at dinadagdagan nila. Meron din yung kompleto na pero dinadagdagan pa, mga kabakyard. So ayun, napakasimple po yung ating vlog for today na kailangan marunong po tayong kumopya kung gusto natin maging successful sa buhay natin o sa ating sa simpleng bagay na ginagawa natin. Sa ating pagmamanok, paano tayo magiging malakas, no? Paano tayo magiging no? So kadalasan dyan kasi pag tayo ay nananalo sa sabungan, nagiging bida tayo. Tama po ba? Kasi tayo ay panalo. So nagiging masaya tayo. So kung ikaw gusto mo rin mangyari sa sarili mo 'yon, eh mas lagalingan mo rin. Kopyahin mo 'yung ginagawa niya, no? Hindi porque kaaway mo siya o hindi porque hindi mo siya type, no? Hindi mo siya kumpare. Hindi mo na siya gagayahin. Gayahin mo, mga kabakyard. Gayahin mo, pero dagdagan mo yung kalaman niya para matalo mo siya, no? Yun lang, mga kabakyard. Shout out sa lahat ng mga nagsusuporta sa akin sa channel ko. Papunta na po tayo sa 8,000 subscriber. Unang-una sa lahat, binabati ko ang lahat ng mga sabongero na katulad ko dahil palapit na ng palapit na maaayos na, magkakaroon na tayo ng magandang palaro. So hindi lang puro online, mga kabakyard, meron na rin tayong mga legal na katulad ng mga tupada, ano? So ganun lang, mga kabakyard, at maraming salamat uli sa patuloy na pagsusuporta sa aking channel. At gustong-gusto ko mag-vlog ng maraming content pero limitado dahil yung memory ng ating cellphone ngayon ay napakaliit. No, napakaliit. So, bibili pa tayo ng bagong cellphone. Dahil gumastos po tayo ngayon sa ating sasakyan, ay wala pa tayong pambili, no. So, magbibenta tayo ng ating manok, sana may mga bumili na, no. So, sundan niyo yung channel ko at sundan niyo yung Facebook page ko, mga kabakyard, para makita nyo yung ating mga linyada, no? So, kahit saan nang galing ating mga manok, kung gagalingan natin sa programa, gagalingan natin sa pagtuturo sa ating mga alagang manok, mananalo yan, mga kabakyard. Siyempre, mas matindi kung mas mautak tayo, no? Tayo mismo ang humahawak sa ating manok. Tayo ang unang magde-decide kung sino ang makakalaban ng ating mga panabong. So, hindi lang yung manok dapat ang magaling. Dapat pati ikaw na humahawak. No? So, yun lang, mga kabakyard. Putulin man natin itong vlog natin dahil baka hindi na natin may save. No? So, maraming salamat at kita kits, tita tits, mga kabakyard. I love you.